Hey guys, ITEL P55 versus kay Infinix Hot 40i. Alin kaya sa dalawang smartphone na ito ang worth it bilhin natin? Till almost identical ang specs ng dalawang smartphone na yan. Sa package ng smartphone na yan, almost identical sila. Ito yung package ng ITEL P55. Meron siyang jelly case na kasama, meron siyang earphone, meron siyang cable, sakitong 18W sa charger niya. Dito naman kay Infinix Hot 40i is meron din siyang kasamang jelly case. Tapos yung kanyang charger, 18W din. Sa itong Type-C na cable, wala po siyang earphone na kasama dito kay Infinix, habang meron si ITEL. Yun po yung pinakaiba nila sa may package nila. Sa design naman guys, almost identical lang din sila dito sa may mga forma ng camera nila. Pares lang sila ng layout yan, pero ang pinakaiba nila dito guys is magkaiba po sila ng forma ng LED flash. Ito yung kay Infinix, ito naman yung kay ITEL. Pero dito sa may likod nila, kulay lang sa may likod ng pinagkaiba nila. Almost identical po sila dito. Even dito sa kanilang mga pintutan, pares po sila ng forma. Pares sila na mayroong fingerprint scanner dito sa may power button. Dito sa may ilalim yung kanilang headphone jack, yung mic nila, tsaka yung charging port, tsaka yung speaker. Naka single speaker lang po ang dalawang smartphone na yan. Yan po yung ITEL P55 at yung Infinix Hot 40i. Almost identical lang sila dito. Magkakatalo na lang to guys kung anong color yung gusto natin sa kanila. Sa may display naman nila is meron 6.6 inches itong si ITEL na meron pang-hero ng selfie camera na merong 8 megapixel. Naka 720p resolution yan. Saka 9/3 sa refresh rate yung si ITEL. Itong si Infinix naman is meron din siyang 6.6 inches. Pang-hero ng selfie camera na merong 32 megapixel na front selfie camera. Naka 720p rin siya. Saka 9/3 sa refresh rate. Sa display guys, almost identical lang sila. Actually, wala nga silang pinakaiba ron. Nagkaiba lang sila sa may front selfie camera. Dahil naka 32 megapixel na itong si Infinix. Habang naka 8 megapixel lang itong si ITEL. Yan lang yung pinakaiba nila sa may display nila. Itong si ITEL, saka si Infinix. Ito hindi naman na ganun ka-big deal yung kanilang front selfie camera. Dahil yung 8 megapixel para sa akin, si goods na yun. Sa camera naman nila guys, pare sila na mayroon 15 megapixel na main camera. Sa isang VGA lang. Kaya technically, itong dalawang smartphone na yan is meron na silang single na camera. Sa battery naman is parehas din sila na mayroong 5000 mAh battery. Saka mayroon nga silang 18W charger. Kaya wala rin silang pinagkaiba dyan. Even sa mga UI nila guys is wala silang pinagkaiba. Dito sa menu. Tsaka dito sa may kanilang notification center. Wala rin silang pinagkaiba dyan sa forma. Even dito sa may settings sila guys. Yan. Wala rin silang pinagkaiba. Kung makikita nyo yung dalawang smartphone na to, pwede nating masabi na ito si Hot 40i at ito si ITEL. Dahil wala nga silang pinagkaiba rito. Ang main difference lang na palatandaan na makikita natin na pinagkaiba nila is itong pangalan nila. Meron Infinix Hot 40i dito at merong ITEL P55 dito. Siyempre kasama na nga rin yung kanilang processor dahil naka-Unisoc T606 parehas yung dalawang smartphone na yan. Ito yung kanilang AnTuTu score parehas. Ito si Infinix, ito si ITEL. Ito yung parehong score nila. Yan guys, almost parehas lang din sila. Ngayon ang golden question dyan, kung same lang pala ang dalawang smartphone na to, ay ano kaya ang dapat piliin natin sa dalawang smartphone na yan? Hindi ko napapahabayin ang video na to, isa isang category lang sila mayroong malaking pinagkaiba. At dito na tayo makakapag-decide kung ano sa dalawang smartphone na yan ang kukunin natin. Wala nang iba kundi sa may pricing nila. Dalawang variant ng ITEL P55, isang 8128 na mayroong 45 na SRP. At isang 8256 naman na mayroong 5000 na SRP. At si Infinix Hot 40i, dalawang variant din yan. Isang 4128 na mayroong 44 na SRP dati na naging 46 na ngayon. Saka itong 8256 na mayroong 6000 na SRP na dating 54 lang. Yan, sigurado makakapag-decide na tayo. Hindi ko almost identical ngayon specs ng dalawang smartphone na yan. Siyempre doon tayo sa makakatipid tayo. Doon kay ITEL. Dahil nga 5000 lang siya habang 6000 si Infinix. Sa mga nagsasabi na tiwala sila kay Infinix at ayaw nila kay ITEL na hindi pa nila kilala, eh doon kayo nagkakamali. Nilandor nga lang sila sa isang company. Sa ITEL naman or si Infinix ang kunin nyo, still panalo pa rin si Transion. Nilandor nga lang sila sa company na yon. Siyempre doon na tayo sa makatibid tayo, doon kay ITEL. Thanks for watching, ching!